kayo sa patuloy na naninira sa mga Marcos? Walang magawa! Maroko, eh bakit gano'n na lamang ang inyong suporta kay Marcos? Kaya utang na loob ng tatang ko sa President Marcos. Bakit to? Kasi nag-mayor ang father ko, pinakulong ni Hoson. Wala namang kasalanan. Sinalaya ni Marcos. Kaya Marcos forever kami, sinong Marcos, Marcos pa rin kami mga santos. Ma'am, ano ho masasabi niyo sa patuloy na naninira sa mga Marcos? Walang magawa. Yun ang mga taong hindi dapat imoto. Dapat ang sabihin nila kung ano ang gagawin nila. Kung hindi maninira sila ng kapwa, walang taong perfecto. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Tama ho. Kaya Marcos forever. Marcos kami. Ano yung masasabi niyo sa mga nangyayaring karaban ngayon? Ay, napakalakas pa ng Marcos. Tingnan mo, haba-haba. Oo, haba po. Kanina pa kami, ma'am. Talagang ang haba ho. Marcos sobra. Kami, ano? Oo. Marcos kayo po. Marunong kami. Ah. Santos, ganyan. Marcos lang. Oh, Marcos din, ho? Ayun pa ng matandang Marcos. Marcos na. Hanggang ngayon, Marcos pa rin. Mami, bilang isa po sa ako, hindi ko kasi naabutan yung martial law. Kunti lang. Bakit ba itong martial law na ito ay laging ginagamit ng mga dilawan? Tama lang, anak, na mag-declara ang martial law dahil yung panahon na yun ay magulo. Tama lang. Alam, yung sinasabi nilang abuso, alam, inabuso si Marcos. Talagang wala nga si Marcos, kaya abogado yan. Marunong na tao. Di ba? Tama. Bakit ako kukuha ng abogadong tanga? Yung abogadong marunong ang kukunin ko, miski ako magbayad ng mahal, siguradong papanalo. Oo. So, Ami, sobrang maraming masusupal-pal nito. Anong masasabi mo sa mga nagpa-file ng disqualification ni BBM? Alang magawa sa buhay, sila hindi kasi daan. Oo. Perfect na si Lene? Hindi. Kaya hindi ko mabuti, kakampanya ko pang mag-iboto. Oo. Sama-sama tayo, Mami. Asahan nyo na Marcos, na Marcos kayo. So, kamusta po yung mga anak nyo, Marcos din po? Ay, lahat, anak. Pag sinabi ko, sinusunod ako ng mga anak. Oo. At ngayon nga, araw na kamatayo ng father ko, di mo hindi pa ako sa simenteryo at... Oo. Tinapangako pa yung parati. Oo. Ay, Mami, ano po yung ano, yung di ba kasi sa ngayon talagang... Nakikita natin na malakas talaga si Marcos, no? Talagang... Oo, kaya nga sinisiraan nila. Oo. Sobra. Alam ng tao yun, anak. Kaya nga nabisita ko ang higit sa pari, eh. Oo. Totoo yan. So, Mami, di ba, ano po sa palagay niyo po, ay bayani po ba talaga itong si Ninoy Aquino? Ano ko, hindi! Oo. Magiging bayani, tigapagtanggol ng mga NPA. Lugar ng NPA ang tarlaka, bakit di niya nalinis? Oo. So, kung bayani, kung may bayani man, eh, si ano ba yan, si Pasperian E. Marcos? Si Ferdinand Edralin Marcos. Ako. Ang bayani. Tigapagtanggol ng mga naaabi. Oo. Hindi totoo yung sinasabi nila na nagpayaman. Talagang may pera. Oo. At ang mother ko, Bisaya, di kapit-bahay lang ni Imelda Marcos. Kaya si Imelda, hindi din mahirap. Hindi totoo yung sinasabi nila. Sinasabi kasi ni Vice President Lina Robredo ay kampante daw lang siya kasi kung natalo na daw ng ilang beses si Bongbong Marcos ay matatalo niya pa ngayon. Ano po sa palagay niyo? Hindi. Papuputol ko daw pa ako. Hindi mo nanalo. Hindi mo nanalo. Kaya nabibista ko kanina sa pari. Oo. Kasi sa simbahan, yes. Hindi dapat ang iaral mo, uh-huh. Kinalanin mong mabuti kung sino ang mamumuno exactly. Na magiging maayos ang bansa. Uh-huh. Hindi yung sisiraan mo. Sinisiraan si Marcos ka nabibista ko. Ay, patay tayo dyan. Ay, dapat wag ganun. Kasi simbahan ka eh, di ba? Ano ka ng ano eh. Dati neutral ka. Wala kang sisiraan. Oh. Karamihan man po yan, Mami. Alam po namin yan. Karamihan, no? Oo. Eh, mga kababayan, isa po siya sa mga sulit na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Hindi lang sa kanya. Wala pa sa ama niya. Oo. Kasi kabisaya ng mother ko, ang mother niya, ang mga ila. Pag-aap si Marcos ang nagtanggol sa ama ko, nung binaribal rin ang munisipyo, na namatay yung chief of police ng tatak ko. Yung pambinaril, ang siya pagkikabla ng kibyo ko. Mami, ano po yung halimbawa lang, ano yung ini-expect mo if ever na manalo si Bongbong Marcos? Sa palagay niyo? Para sa mahihirap, ay siguradong kanyang lilinapin. At ano ho yung masasabi niyo sa mga ibinta ng mga government properties noong mga panahon? Hindi panahon, hindi totoo yun. I
mean, nung panahon, ay after ng panahon ni Pastor Ferdinand E. Marcos, di ba, marami ho ang mga nabinta ng mga dilawan. Kaya nga, ang mga magsasaka ay nagkaroon ng lupa at kaming mga may lupa, nawala ng lupa. Dahil ipinibigay ni Marcos ang magsasaka ang lupa para umangat ang mga mahihirap. Sino ba ang nakagawang pangulo ko? Sige nga, tanong niya kita. Wala ho, maliban sa kanya. Oh. Ferdinand E. Marcos na, pero hindi ako galit. Talagang ganun, may batas yun, dapat sumunod ka. Oo. Kaya nga sabi ng aming ama, mag-aral kayo, dahil kung may pinag-aralan kayo, may magiging trabaho. Hindi kayo aasa sa buhay.